Project Awesome. So finally, nagawa ko na tong video na to. And yes, this is all about my skincare routine and my skincare product recommendations. At siguro ay sawang-sawa na kayo sa damit kong ito dahil pangatlong video na yata to. Pangatlong video to na ginawa kong araw na to kasi dalawa lang talaga dapat. Kaso na magkatanggal na ako ng makeup, so, teka, bakit hindi natin gawan ng video ang pagtatanggal ko ng makeup? Since marami na ang nagre-request at tingin ko, medyo marami naman akong i-re-recommend sa inyong products sa mga nagamit ko. So, let's do this video. Bilang beauty vlogger, marami kaming products na tinatry. So, marami kami na di-discover. Merong maganda, merong hindi. And gusto ko lang i-share sa inyo kasi sobrang dami nang nagtatanong. Ito yung talagang mga nag-work sa akin na gusto kong i-share sa inyo. So, let's start! Alam nyo, ako tamad ako maglagay ng lotion. Sobrang tamad ko maglagay ng lotion. So, mahalaga sa akin makahanap ng mga body wash or body soaps na nakaka-moisturize na. Kasi tamad ako eh. Nahanap ko na yung sobrang holy... Ito masabi kong holy grail ko to. Body wash, body cleanser, and lotion in one na siya. And that is the Kathy Doll Ready to White. One Day Whitener Body Cleanser. Ayan. Sobrang bango pa nito. And it says here that this is whitening, brightening, moisturizing, and pore tightening. So the first time that I used this, I was amazed already. Kasi sobrang soft niya sa skin, sobrang moisturizing. I'm not kidding you guys. Hindi siya mahirap banlawan. Pero after that, kasi di ba usually yung mga ibang body cleanser na pagka nilagay mo, oy, pag binalawan mo, ang soft, ang smooth. Pero pag natuyo na yung skin mo, nag-towel dry ka na, nag-bleach ka na, and then after a few hours, hindi na siya ganun ka-moist sa skin. Hindi na rin siya ganun ka-smooth and ka-soft. Pero ito, para siya talagang nag-lotion ka after. I'm not kidding, guys. Ang ganda niya talaga. Very soft and smooth. Tapos hindi ko masabi kung nakakaputi siya. Halos araw-araw ko siya ginagamit kasi minsan iba yung ginagamit kong panginis ng katawan ko. Pero halos araw-araw kasi nga nakaka-addict siyang gamitin. Ang ganda niya. Gumagamit ako ng lupa para gamitin to. So again, this is the Kathy Doll Ready to White One Day Whitener Body Cleanser. At aside dito, ang ginagamit ko sa aking katawan ay of course ang aking most favorite soap of all time, and that is the Mont Soap. Akala ko dati Monte, pero Mont daw siya, sabi ni Ate Sheena. So this is the Mont Luxury Perfume Soap with Intense Whitening Solution. Sobrang bango ng mga sabon na to, as in talagang perfume soap sila. Ang favorite ko, yung color blue, kasi inspired yun sa D&G Light yun na perfume. So sa ngayon, ito muna yung ginagamit ko. This is, hindi ko alam kung saan inspired to, pero ito yung pangalawang paborito ko. Ayun, konti na lang siya, maliit na lang siya kasi lagi ko siyang ginagamit. Ginagamit ko to sa face and body. Kailan ko na lang siya actually ginamit ulit. Matagal kong tinigil to kasi yun nga, gaya ng sinabi ko, kaming mga vloggers, marami kaming tinatry na mga products. So, minsan hindi kami nakakapag-stick sa isa lang. Pero kung meron kaming paborito, of course, binabalikan namin yon, like this one. Again, this is the Mont Luxury Perfume Soap. Of course, hindi pare-pareho yung effect sa atin. Kasi, ano lang yan, kapag-kapag or, ang tawag doon? Hiyangan lang yan. So, since hiyang ako dito, I highly recommend this, guys. Try nyo. This is, I guess, for 180 pesos yata. If you're interested, lalagay ko yung link ng Mont page hababa. Yun yung favorite ko sa body ko, tapos yung Mont, pwede rin siya sa face ko. And then, now let's move on yung sa mga face na lang talaga. Unang i-recommend ko sa inyo ay itong Eye White products. Guys, yung Eye White, maganda yung products nila. Actually, hindi lang itong dalawang to yung i-recommend ko sa inyo. Halos lahat ng Eye White products maganda. Pero ito yung mga two of my favorites sa Eye White products. First is their Eye White Facial Wash Whitening Vita. Ang pansin ko dito, squeaky clean yung skin ko after ko siyang gamitin and nakaka-brighten siya ng face. Hindi siya naman sobrang puputi ka, pero parang alam mo yung parang glowing yung skin mo after. Of course, kailangan yung sundan nyo ng moisturizer. At ang favorite ko din ng Eye White product and one of my favorite moisturizers sa lahat ng brands, yung Eye White Aqua Moisturizer Whitening Vita. Ang ganda nito, especially sa skin type ko na combination skin, oily combination skin, kasi this is water-based. So, it's very hydrating. Hindi siya hindi siya greasy sa skin. So, yeah, I really, really love this product. So, I highly recommend this, guys. Kung magtitipid kayo, pero gusto nyo na magandang skincare, try nyo yung Eye White. Kasi magaganda yung quality nila, pero abot kaya naman sila. Okay, next product recommendation. Ito naman, more on the high-end side naman to. So, this is the Yves Rocher Moisturizer. So, magka-partner yan. Ito yung daytime. This is the Serum Vegetal Day Wrinkles and Firmness Plumping Care. Galing to sa Wrinkles and Firmness na line nila. Ayan yung color red yung top. So, ito yung pang daytime. Ito yung pang nighttime. Wrinkles and Firmness Plumping Care Night. And this one is
Lincoln's Infirmary's Plumbing Care Day. So, kung makikita nyo, actually, ubos na sila, pero tinatabi ko na ilalagay kasi they're very dear to me. At ang bango-bango nila, guys, at sobrang ganda. Meron pa tong kasamang, what do you call this, serum. Kaso, tinapon ko na kasi yung bote. Pero sobrang ganda nun. Talagang, alam mo, nagiging plump yung dating ng face ko, illuminating glowing, healthy looking skin ko. Hindi ako nag-exaggerate, guys. Sobrang ganda ng products na to. I have a review on this sa blog ko, sa theprojectawesome.blogspot.com. Kung interesado kayong basahin yun, lalagay ko na lang yung link sa baba. Kung ginagamit ko to, tungtuwa sa akin yung mga kaibigan ko, pati si Dude, para sa ganun ginagamit mong skincare, ba't ang ganda ng skin mo, parang, alam mo, parang ang healthy-healthy. And this cost 1,000 plus each yata. I forgot exact amount. Nandun yun lahat sa, yung lahat ng details na sa blog post ko. So, tingnan nyo na lang dun. Again, this is the Yves Rocher Serum Vegetal. Nakuha ko to sa Trinoma. Let's now move on to the next product. So, this one, hindi siya masyadong out in the market. Pero this is the Spiriderm. Spiriderm, ano sila? Parang yung products nila eh, your personal derma daw. Parang ganun yung dating nila. Kasi yung mga products nila, I featured this already in my haul video. Hindi ko pa ito nagagawa ng separate post. Pero yung mga products nila, nakakatawa. Dun sa website nila, meron silang face mask. I-indicate mo dun kung anong skin type meron ka, kung anong age mo. And then dun mo matedetermine kung anong product para sa'yo. So I think that's really helpful para sa atin kasi hindi na tayo malilito. Parang meron silang mga legend. Puntahan nyo, spiriderm.com. Lalagay ko yung link sa baba ng website nila para makita nyo. And surprisingly, hindi ganun kamahal yung product sila. Nung nakita ko tong product na to, nung pinadala sa akin, sabi ko, ay gosh, atin ko mahal to. Guys, this is for only 250 pesos. Ang mura lang ng mga products nila. Of course, kung nagtitipid tayo, medyo mahal sila para sa atin. Pero kung ikukumpara nyo naman sa mga mamahaling skincare brands, mura naman to, di hamak. So, this is for only 250 pesos. Ito so far yung pinakapaborito ko sa lahat. Ang napansin ko lang sa kanila, medyo matapang yung products nila. Very light lang naman. So, ang recommended sa akin, kung medyo nadadry daw yung skin ko, kung medyo matapang sila sa akin, at least, ilessen mo yung paggamit ng products nila. Parang 3 times a week na lang, parang ganun. Pero it's very effective. Na-try ko na yung ano nila. Maliban dito, na-try ko na yung toner nila and yung moisturizer nila. Maganda. Kasi madali sila makadry ng pimple. And parang lumilinis yung skin mo, tingnan. Parang ganon. So, this is my favorite. This is the Spiriderm Savano. Savonox yung spelling niya, pero I think Savano yung base sa kanya. This is a liquid cleanser. At ang maganda sa kanila, wala silang amoy. So, kung wala silang amoy, mas maganda yun kasi lesser yung chemicals na gamit nila, diba? So, etong product ko to, kaya gusto ko kasi at the same time, makeup remover na din siya. As in, natatanggal niya even the waterproof eye makeup. Yung nga lang, hindi ko siya masyadong ginagamit sa eyes ko kasi medyo nakakahilam siya. Nakahilam siya. So, I use a separate makeup remover for my eye makeup. And then sa the rest of my face, ito na yung ginagamit ko. And guys, talagang natatanggal niya thoroughly yung makeup. Lalo na pagka nagpe-breakout ako, ito yung ginagamit kong facial cleanser kasi natutuyo niya agad yung pimples ko. So, hindi ko to araw-araw ginagamit. Ginagamit ko lang to kapag pinatamad akong gumamit ng separate makeup remover, kapag gusto kong malinis na malinis yung skin ko, pag nagme-makeup ako, and pag nagbe-breakout ako, ito yung ginagamit ko kasi nga, nahi-heal nila or natitreat nila yung mga pimples ko and yung ibang imperfections sa face ko. I highly recommend this, guys. Since 250 pesos lang naman siya, meron nito sa Glorietta. Makita, hindi ko matanda kung Glorietta 2 ba yun, 3 or 4 ba sa men sa Glorietta nun. And also, please don't forget to visit their website. Kung gusto nyo mag-try ng products nila, i-visit nyo muna yung website nila. Again, meron dong face map. Titignan nyo lang yung mga legend. Lalagay nyo lang, titignan nyo lang dun yung kung anong age bracket nyo, kung anong skin type nyo, and then malalaman nyo na yung mga product nila na para sa inyo. Para matulungan na mas mapaganda yung inyong skin, lalo na kung meron kayong mga skin problems. So, bago ko rin ma-discover yung Savano na yan, ng Spiriderm, at kung minsan pagka ayaw ko siyang gamitin kasi medyo tinitipid ko na siya kasi paubos na siya, ang favorite makeup remover ko, of course, ay yung Bioré pa din. So, this is the Bioré Cleansing Oil. And then, isa pang favorite ko ay yung Bioré, yung ano nila, facial wipes nila, yung makeup wipes nila. Meron pang isang klaseng Bioré makeup remover, yung ito yon. Ito yon, Bioré Micellar Cleansing Water, pero mas paborito ko yung cleansing oil kasi, wait lang, balik natin. Mas paborito ko yung cleansing oil kasi mas nakakalinis siya and ang bango-bango niya. Meron akong video na pinapakita kung paano gamitin to. If you haven't seen that yet, yung Bioré video ko,
Again, lalagay ko yung link sa baba kung gusto nyo mapanood. So, sa dinami-dami ng pinakita ko sa inyong mga skincare na yun, of course, hindi ko naman sabay-sabay ginagamit yan. At sa ngayon, ito yung ginagamit ko. Yung mga ginagamit ko ay galing sa isang online store. The name is Hope for Skin. So, meron pang hope sa ating skin. So, yung products nila yung gamit ko ngayon, these are the first products na try ko sa kanila. First ay yung kanilang Pure Face. Ayan, medyo nag-wash off na, nag-fade na yung label kasi nababasa siya lagi pag naghihilamos ako. This is the Pure Face. Ang bango nito, amoy cotton candy. Maganda siya, soft and smooth siya sa skin. Kasi ang sabi doon, best paired with the tomato blush toner and tomato blush serum. So, yun yung ginamit ko. So, this is the toner and this is the serum. Maganda sila pareho. Parehong soft and smooth sa skin. And so far, hindi naman ako nagbe-breakout sa kanila. And parang healthy looking yung skin ko using this product. Ang kaso nga lang dito sa toner, parang medyo may matapang ng konti yung pagka-alcohol, yung alcohol scent. Medyo lang naman. Pero amoy cherry siya na parang may konting alcohol. Parang ganun siya. And then I really love this tomato blush serum. So ito yung mga tinatry ko ngayon. Yung Pure Face, tomato blush toner, and tomato blush serum ng Hope for Skin. Kung iniisip nyo kung anong ginagamit ko ngayong skincare, ito yon. Pero minsan, ginagamit ko pa rin yung Mond soap ko. Pagka gusto ko kasi, sa face ko ha, kasi gusto ko yung amoy niya. Sobrang bango niya talaga. Minsan ang ginagawa ko, maghihilamos muna ako ng Pure Face and then ginagamit ko rin yung Mond soap after para dun sa whitening effect niya. So minsan nagko-combine din ako ng skincare products. So minsan naman gagamitin ko to konti lang para ma-remove yung makeup ko and then gagamitin ko yung Mond soap ko or yung Hope for Skin Pure Face facial cleanser ko para pang finish, para sa what do you call this, yung skin ko after. Kasi ito medyo dry, hindi naman sobrang dry pero hindi siya soft and smooth sa skin. So ayun lang yung masabi ko. And then this is actually one of my favorite Hope for Skin products. This is the Acne Gel RX. So, ginagamit ko to kapag meron akong mga pimples, pag meron akong breakouts, itatap ko lang dun lang sa affected area, guys. Huwag sa paligid kasi baka masunog yung skin nyo. So, ito yung ginagamit ko, Acne Gel RX. It's effective. Nakaka-dry siya ng pimple, lalo na yung maliliit lang. Kinabukasan, parang nadadry na. Pero sa mga cystic pimples, sa mas malaki ng kaunti, siguro mga 2 to 3 days bago sila totally ma-dry or ma-treat. And then now we've come to my last favorite skincare product as of the moment or ever. This is my holy grail and that is no other than the Nature Republic Soothing Aloe Vera Gel. And maraming ganito, maraming aloe vera gel na ganito yung itsura. Ito lang kasi yung sa Nature Republic yung una kong na-try. Meron din sa Tony Moly sa Face Shop and then meron si Queen Bee nung galing sa Watson's. Hindi ko alam kung siguro pare-pareho lang naman yung aloe vera gel. Ang nagkakatalo-talo lang kung gaano kadaming aloe vera gel yung kino-contain ng product na yun. So this contains 92% ng aloe vera gel, pure aloe vera gel. And I really love it. Nung nakita ko, sabi ko, saan kaya to gagamitin? Hindi mo ako nagbe-beach. Kasi ba, pag sinabi mong aloe vera gel, parang sa mga sunburned skin, mga ganon. So, saan ko ito gagamitin? Gosh, nag-research ako and then nakita ko din to sa mall, yung Nature Republic, yung uses ng aloe vera gel nakalagay dun sa Nature Republic kiosk. Nakita ko, iba-iba yung gamit niya. Ang daming siyang bagay na pwedeng gamitin. So, tinry ko and nanood ako ng videos. Ang daming pwedeng gamitin. I will do a separate video kung anong pwede niyong gamitin using this aloe vera gel. Pwede siya sa hair, sa face, sa halos lahat. And it's very effective, guys. Simula na try ko to, ginawa ko na siyang moisturizer ko day and night. And pwede rin siyang gawing face mask. Ginagamit ko tong moisturizer ko day and night. Pwede mo rin siyang ihalo sa, kung meron kang sariling moisturizer, pwede mo siyang ihalo doon. Sobrang gumanda yung skin ko with this aloe vera gel. Sobrang multi-purpose siya. Ginagamit ko rin siya sa hair ko. Pero mostly sa skin ko, sa face ko. Minsan ginagamit ko siyang face mask. Maglalagay ako ng makapal na layer sa face ko. And then after 20 minutes, tsaka ako siya, what do you call this? Ini-spread sa skin ko, minamassage sa skin ko, hanggang totally ma-absorb siya ng skin ko. Sobrang ganda. Parang talagang healthy ng skin mo. Parang hydrated na hydrated siya. And parang, alam mo yun, puno-puno ng nutrients na nakukuha ng skin mo dahil sa aloe vera gel na to. So guys, I highly recommend this to you guys. Hindi naman siya kamahalan. This is for $2.75 yata. Hindi na siya ganun kamahal kasi matagal mo siyang gagamitin. Ang laki ng tub na to. Actually, paubos na, oh. Ayan, oh. Diba, paubos na nung
una kong itong ginamit, sabi ko, sobrang laki naman ito. Paano ko uubusin ito? Gosh, kulang pa pala ito. So, meron akong pangalawa nito. So, excited na rin akong gamitin yun. At pag naubos yun, bibili pa ako ulit. At pag naubos yun, bibili pa ako ulit. At pag naubos yun, bibili pa ako ulit. Kasi ganun siya kaganda. Lagi na akong gagamit ng aloe vera soothing gel. Hindi ako magsasawa. Kasi pwede, hindi siya yung tipong product na kailangan yun lang yung gamitin mo eh. Ang maganda sa kanya, very versatile siya. Pwede mo siyang ihalo sa ibang skincare products mo. Depende lang dun sa skincare product mo kung pwede siyang ihalo sa iba. Pero ito, pwede mo siyang ihalo sa kahit na anong skincare na meron ka. Pwede mo siyang gawing hair mask. Kasi papakapal din siya ng hair. Ako, I have thin hair, so mahalaga sa akin to. So, ayun. And then, let the machine do the work. Parang, minumove ko lang ng ganyan. Nakapagkita ko, guys, kasi medyo nakakahilam nga tong...